Hello ulit mga ka-OFWs, welcome back sa ating kusina. And gusto ko lang ipakita sa inyo guys kung paano ko inireserba yung ating bawang. So ito na yung ating bawang na natalupan na. Ang ginagawa ko kasi guys, inihahanda ko siya palagi para pag nagluluto ako, agad-agaran na hindi na ulit ako maghahanda. Pero guys, pag ginawa mo to, hindi naman magbabago yung kulay niya at hindi siya masisira kahit na gamitin mo siya sa loob ng 2 linggo o kaya isang buwan. So, ganito yung ginagawa ko guys. Itong sibawang na to, 1 kilo to, pero syempre, hindi ko gagawin lahat. So, kuha lang tayo, lagay natin sa ating blender. So, yan. Kalahating kilo lang siguro yung gagawin natin kasi hindi magkakasya dun sa ating lagayan. At the same time, kung hindi natin gagawin lahat para pag kailangan din natin ng buo, so may magagamit pa rin tayo. Guys, nilagyan ko siya. Inilagay ko na siya dyan. And then maglalagay lang tayo ng 1 kutsarang asin. So ayan, nilagyan ko na ng kalahating asin. And then maglalagay tayo ng, tinan mo yung tubig ko. Kalahating tubig, kalahating baso, kalahating mug. And then guys, maglalagay din ako ng kalahating mug ng aking mantika. Yan. Lalagay lang natin siya lahat dyan. And then guys, i-blend lang natin. I-blender natin. And then yun na yun. So ayan guys, na ano ko na, na blender ko na. So yun, parang ano na, paste na siya. Ganun lang guys, then ilalagay natin sa 1 lagayan. So guys, ito na yung ating na blender na garlic. So ganun lang siya guys, lagay lang natin sa 1 lagayan, then ilagay na natin sa loob ng ating refrigerator. Then pagkakailangan mo na, kung gagamit ka na, so ready na agad, 'di ba? So ganun po guys. Yung kung gusto mo rin, ganun din ang procedure ng ginger. Kung gusto mong laging ready ang inyong ginger, so katulad ko kasi 'yun ang ginagawa ko. Ganun lang din ang gawin. Kalahating kilo ng ginger, kalahating baso ng kalahating kilo ng ginger, kalahating baso ng tubig, kalahating baso ng mantika, and 1 tablespoon. Kalahating kilo ng ginger, kalahating baso ng tubig, kalahating baso ng mantika, and 1 tablespoon ng yung crush na asin. So yun po guys, yun po ang aking kaunting tip for today. And I hope na nagustuhan nyo. And again, thank you for watching. And please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you.